Okay, so kanina, we discussed about interior ballistics, the definition of interior ballistics, and the attributes connected po sa interior ballistics. Right now, ngayon, we will gonna discuss naman yung tinatawag natin na exterior, or sometimes known as, okay, or sometimes known as external ballistics. Basically, after kasi ng interior ballistics, magpa-follow up na po ang exterior ballistics. So ano bang ibig sabihin ng exterior ballistics? Ang sabi sa exterior ballistics, these are attributes or movements after, that's the keyword, after leaving the gun muzzle. After lumabas ng bala sa ating gun muzzle. So to draw that one, example, okay, that's a example, no? Ito yung ating firearm nga, di ba? So ito yung ating barrel sa loob. Ito yung ating gun muzzle. The moment lumabas na po ang bala sa ating muzzle, automatically, pumapasok na sa tinatawag natin na exterior ballistics. But take note, hanggang kailan po ba ang exterior ballistics? Sagot natin, okay, ang sagot natin, okay, after leaving the gun muzzle, but, anong sabi? Before hitting the target. Ibig sabihin, gitna siya. Nasa gitna siya ng muzzle at ng ating target. To draw that one, parang ganito, no? So, lumabas na yung ating bullet. Example, lumabas na yung ating bullet. Okay, for example, ito yung ating firearm. Lumabas na yung bullet. Ito yung ating target. Okay, yan yung ating target. So, meaning to say, after lumabas sa ating muzzle at before siya tumama sa ating target, okay, ang tawag mo dyan, okay, sorry. Ang tawag mo dyan is what, sir? Exterior ballistics. Okay? Exterior ballistics. Okay, so balikan natin. The study of passage of projectile through space or through our air. So basically, exterior ballistics, ito yung action ng ating bullet while siya ay lumilipad sa ating hangin or sa ating air or sa ating space. O ngayon, kung sa interior ballistics may mga attributes tayo, sa exterior ballistics, meron din po siya mga attributes na kailangan ninyong tandaan. Kasi tinatanong po ito sa board examination. This is one of the favorite topics po sa board examination. Ano-ano yun, sir? First attribute is what we call the muzzle blast. When we say the word muzzle blast, ang keyword natin dito, this is the noise. Yung ingay na naririnig mo pag ikaw ay nagpapaputok. Okay, so syempre, unless gumamit ka ng silencer. But commonly, okay, pag nagpapaputok ka, maingay yan. Kasi nga, nare-release yung pressure from our gunpowder. Okay? Letter B. Papasok yung word na muzzle energy. When we say the word muzzle energy, this is the energy generated in our muzzle. Example yan, yung nakikita mong umaapoy-apoy dyan, that's an example of muzzle energy like this one. And this is the energy generated, okay, sa ating muzzle. When we talk about exterior ballistics din, pumapasok yung word na trajectory, okay? Normal po ang trajectory sa isang exterior ballistics. Okay, what is trajectory ba? First word na hahanapin natin, this is the parabola flight or yung pag-curve ng ating projectile after niyang lumabas sa ating muzzle. Pag hindi mo nakita yan, hanapin mo yung word na it's the actual curve path. Yung niya, yung sinabi ko kanina, yung pagkurba ng ating bala. Usually kasi, akala ng iba, ang bullet natin travel in straight distance, which is wrong. Hindi po straight ang travel ng ating bala. It usually curves. No? Nagko-curve po yung ating bala. O ngayon, ang meron tayong tinatawag na stages of trajectory. Meron pong 3 stages. First, we have the straight horizontal line. So, i-drawing natin, no? Let's say, for example, ito yung ating barrel. Okay. Lumabas yung bala. Paglabas ng bala natin, ang unang mangyayari is what we call straight horizontal line. Ibig sabihin, magka-travel muna ang ating bala in a straight direction. Okay.
After niya mag-travel in a straight direction, ano mangyayari? Papasok yung ating tinatawag na parabola-like flight o yung ating tinatawag na letter B. So, ano mangyayari ngayon dyan, sir? Magka-curve yan. No, magka-curve. And that's normal. Example lang to ha, example. So, may mangyayaring curving. So, as you can see here, this face, this part is the straight horizontal line. That's our letter A. After matapos ng straight horizontal line, magka-curve na po yung ating bullet, which is what we call the parabola flight, yung ating letter B. Now, presume, no? Assuming wala po tayong target, ano mangyayari sa bala? Pag nawala po, or pag naubos na yung energy ng bala, what will gonna happen? Babagsak at babagsak yan. No, babagsak at babagsak. Yung pagbagsak na yan is what we call the vertical drop. Okay, reason. Tinanong to sa board exam before. Ano daw ang dahilan bakit nagkakaroon ng vertical drop? The reason why there is vertical drop, it's because of the pull of gravity. Diba? Following the law on gravity, if you have weight, pag meron kang bigat, okay, babagsak at babagsak, hihilain ka ng ating gravity. So yung ating bullet, kapag naubos na yung kanyang energy, the tendency is that, since meron po siyang weight, babagsak at babagsak yan. So that is what we called, yan, yung pace na yan is what we call the vertical drop. Lahat ng yan, A, B, and C are under sa trajectory. How about this one? Ang isa sa importanteng topic naman pag pinag-uusapan ang ballistics is what we call the range. Anong ibig sabihin ng range, sir? When we say the word range, keyword natin, this is the imaginary straight distance. Yung straight distance o yung distansya natin from muzzle and our target. Okay? Let's say for example, ikaw to, no? Ikaw yan. May hawak ka na baril. Ito yung target mo. When you are targeting a certain target, obviously, sinasight-sight na, di ba? Sinasight-sight mo yan. At may nakikita kang isang straight distance. May nai-imagine ka na isang straight distance. Straight distance from your eye papunta sa iyong target. That imaginary line or that imaginary straight distance is what you call your range. Okay, range ang tawag natin dyan. Ngayon, meron tayong iba't ibang klase ng range. First, we have this what we call accurate range. When we say the word accurate range, simple lang, you can control your shots. Ibig sabihin, when we say the word accurate range, example, this is your target. Okay. Ngayon, lahat ng tira mo, pasok sa bullseye. Pasok lahat sa bullseye yung tira natin. So meaning to say, you can control your shots. That's the keyword, no? That's the keyword of accurate range. You can control your shots na ipapasok sila sa ating bullseye. So basically, what kind of range na meron ka? Sagot natin, accurate range. Next, what is effective range? When we say the word effective range, this is a kind of range wherein you can inflict fatal injury. Okay? Ito yung range ng isang tao na kaya niya mag-inflict ng fatal injury or kaya niyang pumatay ng isang tao. Basically, hindi kasi lahat ng range kaya ang pumatay, no? Kaya mag-injure, or kaya mag-cause ng fatal injury. We have also maximum range. When we say the word maximum range, yung pinakamalayong distansya na trinavel ng ating bullet. So, the farthest distance the bullet can travel. Assuming na wala kang target. No? Pinaputok mo yung baril mo. Hinayaan mo lang lumipad yung bullet hanggang siya ay umabot ng vertical drop. Okay? Parang ganito. No? Nagpaputukan ng isang baril, no? Pag travel ng bullet, hinayaan mo lang siya na bumagsak. So nandito na yung bullet natin. Bilangin mo yung distansya sa iyong position hanggang sa position na binagsakan ng bullet natin. That's what you call the maximum range, your maximum range, the farthest distance your bullet can travel. How about maximum effective range? So, i-ano mo lang, no? I-combine mo lang. When we say your maximum, the farthest distance. When we say the word effective range is the distance that you can inflict fatal injury. Okay, so idugtong mo lang. When we say the word maximum effective range is the farthest distance, yung pinakamalayang distansya na kaya mo mag-inflict ng fatal injury. Okay. How about point blank range?
Ang point blank range, ang keyword natin dito, the firing or the shot fired was so close. Sobrang lapit ng target mo. To the point that kahit wala kang sighting, effective pa din yung aiming natin. Simplihan natin. Okay? Sa sobrang lapit mo sa iyong target, for example, no? Ang layo nyo lang is only 2 feet lang ang layo ninyo or magkadikit kayo yung dalawa. Kahit hindi ka nakatingin, okay, kahit wala ka nagsasight, kahit nakapikit ka, kahit naka-blindfold ka, kahit naka-pairing ka, dahil sa sobrang lapit ng distansya ninyo, kaya mo pa rin mag-inflict ng isang fatal injury. Kaya mo pa rin pumatay. Kaya mo pa rin mapatama ang isang bullet. That's what you call a point blank range. Yung range mo is sobrang lapit to the point na kahit hindi ka na mag-sighting, kahit ikaw ay pumikit pa, kaya mong patama ang iyong bullet. What is maximum point blank range? Ang maximum point blank range, simple lang, the farthest distance, yung malayong distansya wherein kahit hindi ka nagsasight, okay, kaya mo pa rin ipatama ang ating bullet. Okay, so basically lahat ng yan under po sa range. And take note ha, range is one of the attribute of external or exterior ballistics. Okay. How about this one? Okay. How about velocity? When we say the word velocity, it talks about, again, yung speed ng bullet natin habang siya ay lumilipad. How about pull of gravity? Ang pull of gravity is yung downward reaction of our bullet kasi nga meron po siyang bigat, meron po siyang weight. Yung pagbaba ng ating bullet, yung pagbagsak ng bullet kasi nga naubos yung ngayong energy, at the same time, meron po siyang bigat. What is air resistance? Ang air resistance naman, ang sabi natin, is yung force of air, yung lakas ng hangin na na-encounter ng ating bullet while siya ay lumilipad. Basically, yung bullet natin nagta-travel lang forward. Okay? At may mga times na nababangga niya ang mga hangin. Okay? This is our bullet. This is what we call our air. So yung air natin yan. So nababangga yung ating bullet. That's what you call air resistance. But because we have riflings, ang purpose ng rifling is paikutin yung ating bullet. Okay? It can still penetrate our air resistance. Kaya niya pa rin tagusan. No, kaya niya pa rin labanan yung ating air resistance. What is penetration? Yung entry ng bullet sa ating target. And last attribute ng ating exterior ballistics is no other than ricochet. What is ricochet? Sabi nga natin, is the bouncing back of our projectile. No, yung pag-bounce back or yung pag-deflect. Pag hindi mo nakita yung word na bouncing, sometimes known as the deflection of our bullet. Yung pag-bouncing back ng ating bullet, pag tumama siya sa isang surface. And this surface is sometimes a highly resistive. No, sobrang tigas, sobrang tibay. Kaya hindi siya kayang ipenetrate. Okay, so all of these attributes actually belong po siya sa tinatawag natin na exterior ballistics.